Ang sabi ng salita ng Panginoon na tayo ay kanyang sinet apart. Para saan? Para gamitin tayo ng Panginoon. Nasa mundo tayo pero hindi tayo taga-mundo. Nasa mundo tayo at ano ang nais ng Panginoon? Tayo ang mag-influence sa mundo. Tayo ang maging asin, tayo ang maging ilaw ng sanlibutan. Ang problema, nagiging katulad tayo ng mga essence. Ang essence, inihiwalay nila ang kanilang sarili sa community, kaya wala silang impact. Ang mga Kristiyano na nahimik sila, wala silang ginawa, tinikom nila ang kanilang bibig, hindi sila nag-share ng salita ng Diyos. In-enjoy lamang nila ang benepisyo ng salvation, in-enjoy lamang nila ang presence ng Lord, pero ang church hindi lumabas para i-spread ang good news. Huwag nating gayahin ang mga essence na sineparate nila ang kanilang sarili sa community. Na dapat i-reach out natin ang community at dapat marinig nila mismo ang salita ng Panginoon. Romans chapter 1 verse 1. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. Na save tayo hindi para umupo lamang at magstay sa church. Na save tayo ngayon para maglingkod sa Panginoon at para i-preach ang gospel. Ang gospel na natanggap natin, ang mabuting balita na ito, dapat din nating ibahagi sa mga tao. Huwag tayong manahimik, dapat sabihin natin, i-speak natin ang word ng Panginoon. Dahil paano maliligtas ang isang tao kapag hindi niya narinig ang gospel? Di ba yun ang sinabi mismo ni Apostle Paul in Romans chapter 1 verse 16? Ngunit hindi ko'y kahihiyang mabuting balita ng kaligtasan sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. So kailangan nating i-present ang gospel, kailangan nating i-share ang good news dahil pag narinig nila ito, malalaman nila na ang salvation ay libre at iniaalok ito ng Panginoon ng sino mang manampalataya sa Kanya ay maliligtas.